Magandang araw po sa lahat ng senior citizens sa buong bansa. Ating talakayin sa videong ito, ang dagdag benepisyo na kamakailan ay inaprubahan ng House Special Committee on Senior Citizen. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito. Pero bago yun, huwag nyo kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Inaprobahan ng House Special Committee on Senior Citizens ang mga panukalang batas na magpapalawak sa pagbibigay ng 20% discount at exemption mula sa value-added tax ng mga senior citizen upang isama ang mga gamot, dietary supplements, vitamins, herbal products at formulated milk na properly prescribed o recommended ng physicians. Ang House Bill 362 at 5425 na inakda ni na OFW Party List Representative Marisa Magsino at Manila First District Representative Ernesto Junicio Jr. ay inaprubahan ng komite ng Kamara. Kaya naman malugod na tinanggap ni Magsino ang desisyon ng komite at sinabing ang kanyang panukalang batas ay makikinabang sa maraming senior citizens na napipilitang buhayin ang kanilang mga sarili sa kanilang maliit na ipon at mga pensyon na higit na ginagamit para sa mga personal na gastusin at medical na pangangailangan. At ang pinakamahihirap ay nagiging palaboy sa lansangan ng hihingi ng kanilang ikabubuhay. Sinabi niya na ang konstitusyon ay nag-aatas sa pamilya at gobyerno na pangalagaan ng mga matatandang miyembro sa pamamagitan ng mga social programs. Bilang tugon sa direktiba ng konstitusyon na ito, ipinasa ng Kongreso ang Republic Act 7432 o ang Senior Citizens Act na kalauna na ibinago ng RA 9257 at RA 9994 o ang expanded Senior Citizens Act of 2003 at 2010. Ang mga senior citizen ay inaalok ng 20% discount sa ilang mga produkto at serbisyo tulad ng mga gamot, gayon din ng 12% value-added tax exemption sa ilalim ng sunod-sunod na mga batas na ito. Sa pagpapatuloy ng ating video, sa naging diskusyon sa House Committee, ating pakinggan ang naging free speech ng isang senior citizen na miyembro rin ng kapulungan na tiyak na sasangayunan ng lahat ng senior citizen maging ng mga kabataang Pilipino. I think I'm the most senior in the whole place now. Not only here. I am now 83 years old. So I look like I'm 43. Yeah. Not 63. That's too much. You know, maybe it's God's will that I'm strong and everything at my age of 83. But I have in my province, the province of Bukidnon, there are plenty of old people. And the assistance is nothing. Sometimes I have to go around asking, you know, shares from everybody to support the old people. Eh, alam, problema ng mga old people din, kung minsan matigas din ang ulo eh. Hindi rin susunod. Pero in general, basta tulong, tatanggapin talaga nila. Now, can we not, let us say, program something that is worthwhile to help the senior citizens? Maybe it will take money. Never mind, it will not come from our pockets. Let's get it here. Let's study it very well. The doctors especially, you know, doctors, study it especially. How can we help people that are already 80 years old and above? In what way can we help them? Why not? In every district, okay, sa distrito mo, ano bang problema mo dyan? Eh, sampu yung tamatanda ko. Hindi na makagalaw, hindi na makagalaw. Yan, tulungan natin yun. Lahat ng mga senior citizens sa buong Pilipinas, tulungan natin. Bakit sila lang kukuha ng pera? Tayo hindi? Tayo, senior citizen? Eh, mag-rally tayo. Sunugin natin ito kung kailan sunugin. Pero, ang sinasabi ko, as of this moment, tayong mga senior citizens, wala talagang special attention galing sa national government. Wala, tayo-tayo lang. I think it's about time we come out with a resolution that the government should support the programs of the senior citizens until they die. Then that's it. After that, we do not have to meet anymore. Basta garantisado nila. Now, ang problema lang, ang senior citizens, ganito, anong taon ba nga ikaw pwede maging membro
sa kanang grupo sa senior citizens. From what age do you consider? 70? 80? 60? Right now is 60. 60 nga, malakas pa eh. 70, malakas-lakas pa, pero pwede na masama. 80, malakas hindi na, mahina na eh. Mahina na. Ang iba. Pero ako, 80 ako, pero malakas pa rin. Malakas pa rin. Gumaganon pa rin ang kwan, ang paa, ang kamay. Ang kamay lang. Kamay lang. Anyway, I think let's come out already with a really final for us senior citizens. Yung tulong talaga galing sa gobyerno na makatulong talaga sa mga senior citizens. Ako, maski hindi ako matutulungan din naman sa pagyayabang kasi kaya ko. O yung iba, yung nasa probinsya, yung nasa mga barangay, ang dami kong nakikita mga matatanda kawawa. Kuminsan, inuutusan pa ng mga asawa. Alam mo, yun ang dapat kailangan natin tutulungan. Especially, kung may kwarta tayo, it's about time. Yung iba, tinutulungan natin yung iba mga asosasyon o ano, tulungan din natin yung mga senior citizens ng pera. Bigyan natin ng allowance every month. Kawawa naman hanggang mamatay. Kasi yung mga mga anak nila, marami ding mga anak, gastos. Hindi makakatulong sa ilang amahan ng mga matatanda. Tama pa, tama. Okay? Yun lang ningi ko. Tulungan natin yung mga matatanda. At sa balitang ito, ano po ang reaksyon ng mga senior citizen? I-comment nyo lang po sa ating comment section. So, yun lang po muna para sa video na ito. Maraming salamat po.